ang biag ni Lam-ang. Sa lambak ng Nalbuan, sa baybayin ng Ilog na Gilyan sa La Union, ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lam-ang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lam-ang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na 9 na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit din si Lam-ang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot, ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran at mahiwagang aso. Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa puno ng saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni Lam-ang, siya ay nakatulog. Napangarap niya ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayaw at nililigiran ng pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lam-ang sa paglalakbay at narating ang puok ng mga Igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang isang haliging kawayan. Hinamo ni Lam-ang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot si Lam-ang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubod lakas si Lam-ang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami kaya't dumating ang maraming Igorot at pinaulanan si Lam-ang ng kanilang mga sibat. Hindi man lang nasugatan si Lam-ang. Nang maubusan ng sibat ang mga Igorot, ay si Lam-ang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi si Lam-ang sa Nalbuan. Naligo siya sa Ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dumis na nanggaling kay Lam-ang, namatay ang mga isda sa Ilog Amburayan at nagsiaho ng mga igat at alimasag sa Pampang. Matapos mamahinga, ay gumayak na si Lam-ang patungo sa Kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lam-ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa Kalanutian, ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni Lam-ang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa 7 bundok. Sa tahanan ni Ines ay maraming tao. Hindi napansin si Lam-ang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lam-ang. Lubuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang. Muling tumayo ang bahay. At napansin si Lam-ang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lam-ang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lam-ang ng panhik o bigay kaya na kapantay ng kayamanan ni na Ines. Nagpadala si Lam-ang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lam-ang ay ikinasal ng marangya at maringal sa simbahan.
pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa kalanutyan, kailangang manghuli si Lam-ang ng mga isdang rarang. Nakikinikinita ni Lam-ang na may mangyayari sa kanya na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lam-ang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Si Lam-ang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bili ni Lam-ang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lam-ang. Tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilaok ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilo sa mga butong may takip na saya. Nagbangon si Lam-ang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lam-ang at si Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang. At namuhay silang maligaya sa mahabang panahon.